Pwede po ba tayong maging mapagpasalamat lagi? Posible ba na laging mapuno ng pagpapasalamat ang ating puso? Sabi po sa Colossians 3:16, "Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God." It is right to be filled with gratitude. It is right to be always full of praise to God. At kailangan maging punong-puno tayo ng pasalamat. Napakaraming bagay po na kumisan nagpapahirap para tayo magpasalamat. Pero pwede bang magpasalamat sa Panginoon? We're going to discuss three phases of thank yous. Three ways to thank God or three facets of being thankful. Heavenly Father, we praise you and thank you for who you are in our lives, for the great and wonderful deeds that you do, both big and small. At ang aming dalangin, Panginoon, buksan mo pong aming mata nang makita namin na karapat dapat kayong purihin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. We ask for wisdom coming from you, O God, from the Holy Spirit, and we reject and rebuke all work of evil, all lies, all deception, all misrepresentations of the truth. And we welcome you, Holy Spirit, to lead us unto the pure knowledge of Jesus. And we pray that you're going to give us the wisdom that we may apply this knowledge in our daily life. Father, we're gathered to hear your word, your message. So we like you, Lord, to be our speaker. Use your messenger, O Lord, as an instrument, but be the speaker that will bless your people. We like to lift up your name. Deal with us, teach us, remind us, encourage us, rebuke us through your word. We seek you in Jesus' mighty name. Amen. Three thank yous. Number one, we thank the Lord in spite of. Mahalaga yun. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kabila ng lahat. In other words, sa kabila ng mga bagay na parang hindi dapat ipagpasalamat. We thank the Lord. And I like to draw your attention to Habakkuk chapter 3, verses 17 up to 19. Habakkuk 3, 17 to 19. Though the fig tree does not bear fruit and bud, and though there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Napaka-importante po. Pagpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng lahat. Sa kabila ng kahit wala mga prutas na makain. Kahit na walang mga hayop na nandoon sa mga tirahan ng hayop, sa mga koral. At syempre wala yung mga products coming from them like milk and other things. Joyfulness and gratitude is centered not on the gift, but on the gift giver. Napaka-importante po yun na makapagpasalamat tayo sa Panginoon para sa mga bagay na wala. Kadalasan, nagpapasalamat tayo para sa mga bagay na nandyan at nagre-reklamo tayo sa mga bagay na wala riyan. Pero ang sabi po sa Habakkuk, though the fig tree does not bud, and though there are no grapes on the vines, I will thank you. Kahit na raw yung mga crop, yung mga tanim ay hindi mamunga, mabigo, magpapasalamat pa rin. Kumisa ng mga bata, napakasigla pagka sumasalubong sa magulang. Hindi mo na malaman kung ang ikinasisigla ay dumating yung magulang o dahil may pasalubong. Hindi ba yung pagdating ko, pasalubong na? Kasi kung hindi ako dumating, nawalan ka ng magulang, naulila ka. Yung nandito lang ako, pasalubong na yon. Pero mabuti kung may dala. Nasasanay po kasi tayo na laging ang ipinagpapasalamat na lang natin, nagkakaroon kasi tayo ng Santa Claus mentality. Na ang focus natin, hindi naman si Santa Claus yung dala niyang gift. Yung materialism ng Santa Claus motif ng Christmas. Na hindi ka magpasalamat dahil dumating yung tao, nagpapasalamat ka dahil siya may dala. Kaya ano nga ba ang mahalaga, yung dala o yung may dala? Kaya nga po, dapat tayo nagpapasalamat na nandyan ang Panginoon kahit wala siyang dala. Na gusto natin. Dahil siguradong may dala siya na mahalaga para sa atin. Hindi lang natin nakikita dahil meron tayong definite na gusto. O kaya, pasalamat tayo at wala siyang dala na judgment. Pasalamat tayo at wala siyang dalang pamalo. Sabi nga ni Paul sa Corinthians, ano bang gusto nyo? Will I come to you with a whip? Or will I come in love? So, kumisang dumarating yung tao empty-handed,
Nagrereklamo tayo, walang dalang magandang bagay. Yung pala, dapat ay pamalo ang dala nun eh. Pasalamat na lang at wala siyang dala. We should learn how to thank God in spite of. God, with or without gifts, is reason enough to be joyful, is reason enough to be thankful. So, number one phase of thanksgiving, thank God in spite of. Isipin natin yung mga reklamo natin sa buhay at itanong natin, na ipagpapasalamat ko pa rin ba sa Panginoon yung bagay na inireklamo ko? Kuminsan nagre-reklamo tayo, ang daming tao, maraming frustration, hindi sila maganda sa standard ng lipunan o sa standard ng culture nila. Nagre-reklamo, sila ay kulang sa height o kulang sa shape o this or that o kulang sa talino. Maging si Shakespeare, pag talitalino na nga niya, ang galing-galing na niya, sabi pa niya eh, hindi siya masaya sa kanyang buhay. Why? Desiring this man's art or that man's scope with what I most enjoy, contented least. Sabi niya ganun. Ang hinahanap niya, yung wala sa kanya. At ganun nga ang mga tao, you know, the sun shines brighter on the other side. The other man's grass is always greener. Kumisan, yung mga nag-asawa na't lahat, naiinggit pa sa pinsan, dapat yun ang napangasawa ko eh. Ang sarap-sarap naman magmahal ng asawa niya. Hindi naman niya alam kung paano rin mamuntag yun eh. Ang nakikita lang niya kasi kumisan yung mga public mga display na iinggit-inggit, mabuti pa yun ang napangasawa niya. Marami na silang pera ngayon. Yung bang laging nagre-reklamo tayo kung anong wala tayo. Ang sinasabi dito sa Habakuk, magpasalamat tayo para sa mga wala. Kasi hindi naman natin alam kung yung gusto natin, kung nakamit nga natin ay magiging lason. Kung naging kaya ganda-ganda mo, baka na-rape ka pa. Mabuti na lang at nare-reject ng rapist. Intact ang iyong dangal. Di po ba? Kumisan, maging ang ganda-ganda mo. Kaya nga, sabi, meron akong nakitang pelikula. Of course, it's about Israel in the ancient times and they were a slave. Pagkatapos merong isang Egyptian na bumubunot-bunot ng mga magagandang Israelites kung saan at gagawin na lang nilang concubine at kung ano-ano. Sabi nung lalaki, beauty is a curse to our women. Oo nga naman. Nagkukwento ang aking mga kamag-anak na mga buhay na nung panahon ng Hapon, yung mga dalaga noon, nagbibihis matanda, naglalagay ng mga uling, and they put what? Mga animal feces on them. Para paglapit ng Hapon, pandirihan sila, at di sila kunin at hindi sila rapen. Kumisan, yung kagandahan at kabanguhan can become a curse. May mga panapanahon yan, di po ba? Kumisan, pag nakamit mo lahat ang iyong nais, yung pala ang tali-talino mo, magiging ka lang atheist pagkatapos. Yung bang very, very successful ka financially, yun pala, magiging dahilan lang yun ang iyong emotional ruin. So many people can become what? Financially rich, pero pulubi ang puso. Dahil hindi naman lahat ng mayaman ay pulubi ang puso. Marami rin naman totoong pulubi na ay pulubi pa rin ang puso. Pero ang point, yung mga hindi po binibigay sa atin ng Panginoon, hindi kaya niya ibinibigay dahil sadista siya. Dahil gusto niya tayong magdusa, dahil gusto niya tayong malungkot at laging kapos, o dahil sa kanyang walang hanggang karunungan at pag-ibig sa atin, hindi niya ibinibigay dahil alam niyang hindi mabuti. Parang isang magulang din, ang daming hinihingi ng inyong anak. Hindi naman lahat ng hinihingi, kahit ma-afford natin, binibigay natin eh. Dahil maaaring makasama sa kanya yon. At kung maaari lang nga na yung anak natin eh, huwag mo nang pagtrabahuhin para mag-aral na lang na mag-aral, mag-concentrate, pero tinuturuan mo siya. Nahihirapan siya, nagre-reklamo siya, pero alam mo mabuti yon para sa kanya. At kung ang mga magulang na tao na kulang ang kaalaman at mga makasalanan din naman, ay marunong magmalasakit sa kanilang mga anak at ang malasakit na ito ay pinahahayag sa pamamagitan ng pagbibigay at ng hindi pagbibigay ng mga hindi dapat ibigay in a greater, much, much greater way, in an infinitely greater way, God knows what not to give to His children. O kaya kahit na balak niyang ibigay, hindi pa tama yung time, kaya dapat ding ipaghintay. Maraming mga magulang nagsisi dahil nabigyan anak agad ng kotse, 14, 15 years old, mga hindi pa mahinahon, mga mapupusok, mga naaksidente, nangamatay, nangaparalyzed for life. Sabi, aba, pwede ko naman palang bigyan ng kotse ang anak ko, pero hindi naman at 15 or 16 years old, o 17 or 18, dapat nung medyo nag-mature na siya, na hindi na mayabang, na hindi na mapusok. Hindi lahat ng mabubuting bagay ay pwedeng ibigay sa lahat ng panahon. May oras din. Pati yung mga hindi nagpapasahan sa mga board, sa mga kung ano-ano, may oras din yan eh. Liban na lang talagang bumagsaka kasi kasalanan mo. Pero ginawa mo na lahat ang iyong magagawa, sinikap mo na, tapos hindi pa rin naging matagumpay ang iyong gawain. Ibig sabihin,
lalo't ipinag-pray mo, kasali ang Diyos sa iyong ginagawa, then merong bagay sigurong dahilan kung bakit hindi ka pa pwede ngayon. Na kung pumasa ka ngayon, maaring nakakuha agad ng lisensya, nagkaroon ka ng isang trabaho na biglang nasunog yung building na yun, doon ka pala namatay. Malay natin, inililigtas tayo ng Panginoon sa ganung mga trahedya. Kasi ang Panginoon, nakarating na siya doon sa darating pa eh. The Lord has been to the future. Alam niya, tayo hindi natin alam. Maraming pinto ang ating buhay. Pinto 1, pinto 2, pinto 3, 4. Saan ako papasok? Pag pumasok ako dito sa 3, ito yung daratnan ko. At ito pa yung mga ibang mga set of doors na naghihintay sa akin. Sa door 1, ito yung naghihintay. Alam niyo po, everyday we make choices. Pag napasuot ka sa mali, patulad din sa highway, napaliko ka sa isang maling daan, lalong-lalo sa mga super highways, ang tagal-tagal bago mo maibalik uli yung pagkakamali mo. Lalo sa mga ibang bansa, at dito rin sa atin, kaya lang dito naman eh, pinipilit nilang lumiko at bumalik kahit hindi dapat. Hinahawi yung mga lubid-lubid. Ang dami nakikita ganyan, di ba? Sa mga diversion roads na hahawi and liliko uli sila dahil nagkamali sila, naisipan nilang bumalik. Alam niyo po talaga yung policy niyan, at lalong-lalo sa ibang bansa, pagka talaga napapasok ka sa isang kalsada at mali yun, ang tagal, ang haba, tatapusin mo yun bago ka makabalik. And in life, pag nakapasok kayo sa isang maling pinto, minsan ang tagal. Just to go back to zero again. Para ka lang bumalik where you started. Kaya napakahalaga yung prayer natin na, Lord, alin ba papasukin ko dito? Alin ba? This is good. It looks good. Yes, it's good. But you know, it's wrong to enter a good door when there's a better door. So yung mga choices mo rin naman, hindi always between good and bad eh. Kundi, ang mas mahirap na choice, yung between good and better. Or lalo na yung between better and best. Don't settle for the good when there's a better one. And don't settle for the better choice when there's the best one. Kaya kailangan natin lagi yung Panginoon para tayo i-lead. So may mga doors na ayaw niyang pasukin natin. Pinahihirapan niya, kumisa na lang, ikinakandado na para huwag natin pasukin. Pero pinagpipilitan pa rin natin, nagtatampo tayo pag hindi natin mapasok, hindi natin magawa, hindi natin makamit yung gusto natin. Yung pala ang naghihintay sa'yo doon sa loob ng disaster. You thank God in spite of mga kulang sa atin, yung mga minimithin natin na hindi natin makuha, na parang ang dali-daling nakukuha ng iba. Siguro sa kanila pwede, pero sa atin hindi. Halimbawa, bombilya kayo. Gustong-gusto ninyo na pasukin kayo ng 1,000 volts na kuryente. Ang liit-liit ng wattage nyo. So, ano mangyayari sa inyo? Mapupundi. Kaya kung minsan, gano'n lang yung pumapasok kasi gano'n lang ang wattage natin eh. The capacity of God to give us good things is not limited by His ability. God has no limitation. The blessing we receive is determined not by God's limitation, because God doesn't have. But it is limited by our limitation. It is limited by our capacity to receive. Hindi mo kaya eh. Yung pala, pagka ginawa kang sobrang talino, baka ka mabaliw. Yun pala, kung ginawa kang sobrang mayaman, hindi mo kaya magse-self-destruct ka. Maraming mga tao nagse-self-destruct pagka nakuha na nila yung kanilang minimithi. Kaging matagumpay. Kaya meron mga iba, dinedelay pa yung tagumpay o buong buhay na lang hindi na nagtagumpay kesa nag-self-destruct pala. So ang ating tanong lagi, kaya ko ba yung hinihingi ko? Because the Lord knows us. Sabi, even your hairs are numbered by God. Plural nga ang paggamit sa word na hair. Hairs. Kasi nabibilang. Tayo, hair lang ang tawag natin dyan kasi hindi natin nabibilang eh. Pero sabi sa Bible, your hairs are numbered. Kasi bilang ng Diyos. Nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating magulang, kilala na niya tayo, alam na niya kung anong pwede at hindi. Tulad din ng magulang, alam mo kung anong pwede at hindi mo ibigay sa iyong anak eh. Humihingi na nga ng cocaine, ang bait-bait mo naman, binigyan mo tuloy. Hindi po ba? Ayaw matulog, gusto magpuyat hanggang maging butot balat na eh, ang bait-bait mo, pinapayagan mo na lang. Hindi po ba? Ayaw mag-aral, tatamad-tamad sa pag-aaral, so pinayagan mo na lang. So paglaki, wala na siyang future. Ang dami-dami yung mga dinedeny natin sa mga bata dahil hindi nila alam kung anong hinihingi nila. And in much the same way, tayo po mature as humans. Pero compared to the perfect knowledge of God, ay mga bata tayong lahat. Kaya marami tayong mga hinihingi na childish things. Pagka hindi ibinigay, salamat. Pag ibinigay, salamat. Kahit ano po ang gawin sa atin ng Panginoon, dapat tayong magpasalamat kasi yun ang mahusay para sa atin. So you thank God in spite of. Then, you thank God because.
Salamat at hindi ibinigay, at salamat din naman at may ibinibigay. Sa Habakkuk 3, verse 19, and so on. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on to the heights. Ano daw ang dapat natin ipagpasalamat? Siya ang ating kalakasan. Huwag kayong maniwala na malakas kayo. Si Lord ang ating kalakasan. Kaya sabi nga sa Psalm 127, unless the Lord builds the house, the builders will build in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen will watch in vain. Kahit anong pagsisika, pagpupunyagin ng mga tao, kung hindi ibe-bless ni Lord, hindi niya bibigyan ng kanyang strength, walang mangyayari. So we thank God that He is our strength. Huwag tayong maniniwala sa ating sarili, akala natin tayo na ngayon. He makes my feet like the feet of a deer. Ano nga ba yung katangian ng mga paa ng usa? Una, ano ba yung weakness ng usa? Ang lambot-lambot, ang ganda-ganda, ang sarap-sarap ng kanyang laman. Kaya gusto siyang papakin ng mga leon, ng mga tigre, ng mga leopard, ng mga ganyang klase mga hayop na kumakain ng kapwa nila. Hayop, paborito nila mga usa. E di parang ang hina-hina ako naman, disadvantage naman ako, pagkain ako ng mga leon at tigre at kung ano-ano. Pero ano binigay sa kanya ng Panginoon? Mga paa na napakataas tumalon at napakabilis tumakbo. So hindi rin abot-abutan. Bihirang-bihira na naabutan. Kaya sabi, He makes my feet like the feet of a deer. What meaning do we see here? We see that for every seeming disadvantage, God gives us an advantage. In fact, with the Lord's strength, which is the message of the previous line, with the Lord's strength, every disadvantage could be turned into an advantage. Kailangan lang nating nakikita yon. Kailangan makita nyo, mga kapatid, kung ano ang bigay sa inyo ng Diyos na napaka-special kasi meron. Kumisan hindi natin makita dahil bulag na bulag tayo na nakatitig dun sa katangian ng iba. At naiinggit tayo. Alam niyo po yung inggit, yan ang isa sa mga pinakamalakas sumira ng ating kalooban. Yan ang pinakamalakas sumira ng ating pagkatao. Kasi yung taong naiinggit, nasisira ang desisyon, nasisira ang lahat-lahat. At naninira siya ng kanyang kinakainggitan. Kaya, huwag kayong maiinggit sa leon kung kayo ay usa. Hindi naman nakakainggit yung nangangain ka ng kapwa mo. Hindi po ba? So, pero yung nakakaiwas ka sa kanyang mga masasamang balak, tama na yun. He enables me to go on to the heights. Dahil parang usa, nakakaakyat sa mga matataas na mga bundok at mga bato. Kayang gawin ng Panginoon na tayo ay bigyan ng mga ganyan. The Lord is our ability. The Lord is our strength. He strengthens me in spite of my disability. Dahil lahat ng tao may disability. Pero lahat din po ng tao may ability na ibinibigay ng Diyos. Concentrate on your ability. Concentrate on that. The Lord can be thanked because He enables me to have feet like that of a deer. He enables me to go to the heights. The Lord enables me to transcend my limitations and my disability. Tulad halimbawa, yung mga taong bulag, ang talas-talas ng kanilang pandinig at pakiramdam. Meron silang additional strength to compensate for a weakness. May mga hayop, halimbawa, na bingi. Pero ang lakas naman ng pakiramdam nila sa vibration ng environment. May mga hayop na bulag, hindi talaga sila nakakakita, pero meron silang ibang kakayahan so that they could navigate through their environment without bumping into anything. Kani-kanya tayo ng mga katangian. And we should thank God for all the things that He gives us. The Lord gives us a lot of things. So that's the second phase of thanksgiving. One, the Lord, I thank the Lord in spite of what He doesn't give. Two, I thank the Lord because of what He gives. And three, I thank the Lord through many expressions. One, by cultivating and employing my talents and gifts. Ang pagpapasalamat sa Panginoon, hindi lang salita, hindi lang pagtataas ng kamay at pagsasayaw-sayaw at pagkanta-kanta, bagamat yan ay maganda. Subalit ang pagpapasalamat na malalim, ay yung linangin, i-develop kung anong binigay niya sa atin. Ano man yun? Talent, gift, ability, property, whatever. That is good stewardship. Remember, because the Lord gives so that it would grow and bear fruit.
Not for ourselves alone, although tayo yung nagiging primary beneficiary nun, but for others as well. In other words, thanking God should be done through fruit-bearing and service to people in His name. Madaling malaman kung sino ang tunay na may tumatanaw ng utang na loob sa Diyos. Madaling malaman kung sino ang tunay na may pasalamat sa Diyos. Iyon ay yung mga taong naglilingkod sa kapwa. Kasi ang sabi ng Panginoon, whatever you do to the least of these, you do to me. Kung anong ginagawa mo sa mga pinakamahihina, pinakamahihirap, yung mga hindi kayang magbalik, magsukli ng iyong kabutihan, yan ay ginawa mo sa akin. Kasi po, pag gumagawa tayo ng kabutihan, doon sa mga kayang magbalik o magsukli, nabayaran tayo. Kumisan nga, investment pa eh. Kaya pagka medyo may kaya yung may birthday, mas maganda yung regalo natin. Pag mahirap, tama na ang bimpong may nakasulat na good morning. Dahil mahirap naman yan eh. Baka pag nagregalo sa akin, ganyan din lang. Dugi naman ako kung yung mamahalin, ipang regalo ko sa mahirap. So yung mahirap na lang iregaluhan ng mga... Magbalot ka ng kalendaryo. Ayan. Pero pagka mayaman, maganda yung regalo. Kasi siguro, dahil nag-aantay tayo nakapalit, kaya nung mayaman na magpalit eh, na magsukle, yung mahirap, hindi kaya, kaya lugi naman tayo. It's possible, test your intentions. Bakit yung mayayaman na marami ng pera, si pag nakakatanggap ng mga mahalagang regalo, at yung mahihirap na walang ibibili, wala pang kwenta yung natatanggap niya. Dapat yata baligtad, di po ba? Pero yun naman, kung nagbibigay ba tayo o nag-i-invest? Kaya dapat natin tinitingnan. Ang sabi ng Panginoon, whatever you do to the least of this, you do to me. Habang hindi niya kayang ibalik yung ating ibinibigay, hindi niya kayang suklian, mas siya ang karapat-dapat na tulungan. Pero ang maganda doon, ang sabi ng Panginoon, pag yun ang ginagawa niyo ng mabuti, ang totoo, ako ang ginagawa niyo ng mabuti. Kaya siya ang nagsusukli, siya ang nagbabalik. It's very interesting, in the end times, nakalagay sa Bible, sabi ng Panginoon, oh, hali kayo dito, naku, may mga award kayo dito, mga anak, dahil may sakit ako, dinalaw niyo ako, nakakulong ako, pinuntahan ninyo ako, naghihirap ako, tinulungan ninyo ako, nagugutom ako, pinakain niyo ako, nauuhaw ako, ako inyong pinainom, giniginaw ako, binigyan niyo ako ng balabal. At sabi naman nung binibigyan ng award, kailan naman ho namin ginawa yun, parang hindi naman yata namin natatandaan na binigyan naman namin kayo. Sabi ng Panginoon, yung mga ibinigay niya sa mga kapuspalad, sa mga kawawa, sa mga mahihirap, sa akin niyo ginawa yun. Kaya ito ang gantimpala. You like to thank God? Take care of the weak. Do the Lord's work. Sabi niya, I came to seek and to save the lost. Kaya mahirap paniwalaan yung tao na ang taas-taas magtaas ng kamay, ang taas-taas tumalon, kanta ng kanta, I thank you Lord, salamat Lord, grateful ako Lord. Tapos hindi naman naglilingkod. Because the concrete evidence of a grateful heart is service. Kung ano ang pinasasalamat natin at tinanggap natin sa Diyos, ibinibigay natin sa ating kapwa, yun ang tunay na pasalamat. Naturuan ka ng kaligtasan, itinuturo mo sa iba. Nabigyan ka ng kapatawaran, nagpapatawad ka rin. Binibigyan niya tayo ng blessings, material, emotional, kung ano-ano. Ganun din ang sinisikap natin ibigay sa ating kapwa. Yun po ang tunay na pasalamat. Hindi lamang yung sinasabi ng labi. Dahil madaling sabihin ng labi yan. Thank the Lord. And there's another way to thank God, and that is through godly contentment. Nakaranas na ba kayo na may makasamang isang taong walang ginawa kundi magreklamo? Hindi ba't hindi siya masarap kasama? Unpleasant and a burden na kasama. So, huwag naman natin bigyan ng gano'n ng Lord ng unpleasantness at sobrang burden na wala na tayong ginawa kundi magreklamo sa Kanya. Kumisan nga at ang tao, reklamo ng reklamo, ayaw mo nang pakinggan eh. Ay, eto na naman siya, magtutulog-tulugan ka, pagsasarhan mo, tatalikod ka. Dahil ayaw mo nang marinig ang mga reklamo niya. Sa palagay niyo ba, nag-e-enjoy ang Diyos sa kutakot-takot nating reklamo? Kaya ang sabi naman, sa Philippians 4:11-13, sabi ni Paul, I have learned to be content, whatever the circumstance. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do everything through Him who gives me strength.
So niya, natutunan ko na na maging masaya at kontento kahit anong sitwasyon. Kahit yung naghihintay pa ako, ang pinakamahirap yung naghihintay tayo eh, yung bukas may bonus ako pero wala pa ngayon, inip na ako. Yung may darating ako, may ina-expect akong blessing pero ina-expect ko palang nasa na, inip na ako. Ang sabi niya, kahit doon sa mga in-between moments na yun, yung awkward between yes and a no, between no and a yes, between having and not having, sabi niya, I have learned to be content. Kung marami kong kinakain, masaya ako. Kung wala akong kinakain, natututunan ko pa rin maging masaya. Kung may sakit ako, kung magaling ako, natututunan ko magpasalamat. Kasi ang lahat ng yan, alam kong pinapayagan ng Diyos. Kung ganun, may kahulugan. Alam niyo po, kung magiging masaya lang tayo, pagka yung mga gusto natin ay nangyayari, siguro mga 85% of the time, lulungkot tayo. Kasi siguro mga 85% of the time, hindi yung gusto natin ang nangyayari. May kakatok sa pinto, inaasahan mo, magdadala ng regalo, yung pala eh, kolektor. Di po ba? Yung inaasahan mo na thoughtful na sa iyong asawa, bihira mangyari. Yung inaasahan mo na gratitude ng iyong anak, kuminsan, hindi yan nangyayari. Yung inaasahan mo ng utang sa iyo ay magbabayad, naku, lalong hindi nangyayari yan. Di po ba? So, ang dami-dami nating mga kabiguan sa buhay. At ang sinasabi dito, kung masaya lang kayo, at magpapasalamat lang kayo, kung mga gusto nyo ang nangyayari, you're headed for disaster. If you cannot change the world, at least you can change your attitude about the world. Hindi niyo pa pwedeng palitan ng situation na lahat ng gusto niyo mangyayari. Pwes, papalitan ko ang aking kaligayahan na kung anong nandyan, yun ang aking tatanggapin. Yun naman eh, after I have done my best. Hindi naman yung wala pa akong ginagawa, eh, kontento na ako. Dahil baka naman mawala na kayo ng ambisyon at mawala na kayo ng mga pagsisikap. Pero ang point, I have done what I could at eto na lang talaga yon, I'll accept it. Sabi ni Paul, in plenty all in want, my joy cannot be taken away from me. Napakahalaga po nun. Thank God for what you do not have. Yung mga iba na kung nagre-reklamo, naku, dapat talaga sana naging kaibigan ko si ganon. Yung pala, pag naging kaibigan mo, yung pala yung magme-murder pa sa'yo eh. Di po ba? It's possible. Lagi na lang akala mo yung mga hindi natin nakamit would have been good. Hindi naman natin alam kung ano. Sama-sama ng loob, hindi nakapag-abroad. Yung pala kung natuloy eh, kasama sa airplane crash. What do you know? Yung mga isinasara ni Lord na pinto, alam ba natin kung paano niya tayo pinagtatanggol sa mga possible disasters behind that door? Kaya sabi niya ganun, we thank God for what we do not have. We thank God for what we have. And we thank God through service. Service to God and humanity. You can be contented, you can be thankful in spite of anything because Christ gives you strength. Let us celebrate the goodness of the Lord. At huwag tayong mabuhay sa kasinungalingan na pwede lang tayong maging masaya pag nakukuha natin ang gusto natin. Yung hindi natin nakukuha, ipagpasalamat din natin yan. Heavenly Father, we thank you for your great wisdom. Kung meron kami mga kasama ngayon dito, Panginoon, na nabubuhay sa reklamo, maraming mga discontentment sa buhay. Ipakita mo sa amin, Panginoon, na kayo'y Diyos na alam ang aming sitwasyon, na mas mahal nyo kami kaysa mahal namin ang aming sarili, at mas tama ang mga desisyon nyo, Lord, kaysa sa mga aming iniisip lamang. We thank you, Father, for what you do not give us. We thank you for what you give us. And may you see us thanking you, really and truly, through our faithfulness in serving you, in serving the cause of your church, and in serving our fellow men. Lord, teach us to be thankful because you are worthy of our gratitude and thanksgiving. We praise and thank you in Jesus' mighty name.